Take it to me gently if you have to say goodbye. Goodbye. Sabi ng be gently eh! One, the funny scenes between Ruffa Mae, Uge, and the rest, ang dami. You know, mayroong moment dito yung kumanta sa si Ruffa Mae ng Ocean Deep na ngayon ko lang nakita nga interpret ang kantang yun ng ganung paraan. Na-miss ko yung mga rupiya sa ano sa ship ng pinanood si Ruffa Mae kasi sila yung audience namin noon. Tawa ng tawa. Yun talaga yun. That brought the house down. Hey! Bloody hell! Stop right now! Thank you very much! I need somebody with a human touch! Si Uge, almost all her scenes are so funny. There is this homage to the Titanic na dapat abangan ng tao. Ay, Manong! Bakit? Good morning po. Tayo na. Ikakasal po ako eh. Baka malate ako. Manong, konting bilis. Halika na. Hi! Ay, Manong! Ang bilis na nagja-jogging, oh! Si Jolina, they should watch for the dramatic moment of Jolina, yung kausap niya yung father niya. Yun yung ano, sabi ko na, tanggalin niyo na lahat ng eksena sa pelikula, pero ito dapat iwan niyo. Kasi talagang yung kinonceptualize ko yun, gusto kong umuwi yung OFW na manonood. Na, oh, totoo yun. Yan yung nararamdaman na pag tumatawag kami sa Maynila o sa Philippines. Budoy! Si tatay, kausapin ko. Eh, si ate. Anak? Tay. Naku, te. Namiss ka ata. Speechless tuloy. Si Dennis, sa romantic partner here, si Sophia, played by Andrea de Lugo, na she's an Italian actress. Yung love story din nila is very interesting, very romantic, very international film yung dating yun, that they should have watched out for them. Where did you guys kiss? Where in the movie? In the movie, I kissed Daniel Cilio for 3 times. 3 times, wow. Now, some of the people here have a request. You know, this much publicized and much hyped kissing scene in Italy, if you can reenact it here on Showbiz Central. Parang pinapawisan si Dennis Trillo! Is that okay? Okay. The people are requesting it. For you, it's okay? Of course. Ayan na po mga kapuso. Ready? And action! At ayan na. Sinasabi ng aming producer na tama na daw. Yung Venice was very memorable to us kasi si Jolina was wearing a wedding gown na ang mga Italiano, very romantic people. So nung nakita nila naka-wedding gown si Jolina, ano, pinapalakpakan siya, bilisima, bilisima, brava, brava. And kahit na siguro sa panaginip, hindi ko akalain na mangyayari yun. Yung buong na tao dun sa Rialto Bridge, pumapalakpak na naka-wedding gown ako. Alam mo, parang nag-imagine na lang ako na parang, kunyari naman, totoo na to, parang ganun na parang, hindi, kumbaga, napapanood ko lang yun sa mga movies na kunyari, pinapapalakpakan ng ganyan. Yun, hindi naman inutusan yun eh. Hindi naman sila inutusan na, oh, clap your hands, nagsushoot kami ng movie. Hindi. Ayaw naman yung alam na iba, nagsushoot kami ng movie. Akala talaga nila, bride ako. Kailangan magpunta tayo sa training center. Ha? Halika na. Ay, sandali. I have one question. Halika na. May dala ka bang bagoong? Meron. Mga kababayan! May dala siyang bagoong! Happy Fiesta! Clap si Mil! A little bit funny, but then a little bit sad. May pagka...
parang touching kasi pagdating sa Barcelona, yung eksena ng mamamasyal kami ni Jolina, ni Des, day off namin kunyari. Siyempre, nag-strolling-strolling kami ganyan, ano, sa isang plasang pahabang ganyan. Tapos may nakita kami nakasuot ng gorilla costume. So, nilapitan namin. Pagkalapit namin sa kanya, de, kunyari, umaarte kami ng, ay, natatakot kami ganyan, ay. Tapos sabi nung naka-costume, huwag kayong matakot. Ay, nagtatagalog ka! Pilipino pala siya. Tapos naka-costume siya nung ganun. So, ibig sabihin parang, ayun, rumaraket, oh, rumaraket. After watching this movie, we want our audience to know that being an OFW is really something to be proud of. Bayani sila ng ating bayan. And, totoo na mahirap maging OFW, but it doesn't mean that puro lungkot lang ang nararamdaman ng mga OFW natin. Siyempre, meron ding saya, meron ding bonding, meron ding friendships that are born abroad. So, yun yung mga gusto nating message na ipahiwatig. Kasi kadalasan kapag nanonood tayo ng OFW stories, gusto tayong paiyakin. Kailangan marubdob ka dahil kawawang-kawawa yung mga nagpupunta abroad para kumita ng salapi. Diba? Dito naman, pinasasaya namin. Kasi sa totoo lang naman, maligaya sila doon. First-hand experience namin yan. Nakikita namin sila, nag-enjoy din sila. Parang magandang ipakita yung part na yun na itong Italy, I Trust and Love You, is a OFW story that would showcase the funny part and the light part of being away from home. Bonjour na mga kapuso, sana po ay panoorin niyo pakilipin ng Italy, I Trust and Love You. This is the first comedy OFW movie showcasing beautiful sceneries and of course a beautiful cruise ship, the Costa Cruise Lines. Sana huwag niyong kakalimutan na isang pelikulang ginawa namin para sa inyo, pinagkagastosan namin. Ako mga friends, eto na naman ang isang aabangan po natin lahat na pelikula. Eto na po ang Italy, I Trust and Love You. Malapit na pong ipalabas. Sana po ay bigyan niyo ng panahon at pagmamahal ang pelikulang ito dahil ginawa po namin ito para sa inyo. Mga kapuso, abangan niyo po malapit na matanood ang Italy, I Trust and Love You. Siyempre, starring Jolina Magdangal, Ruffa Mae Quinto, Eugene Domingo, Herras, Rhian Ramos, marami pang iba. This is directed by director Mark Reyes. Napakaganda pong pelikula para sa mga akalain nyo huli na kayo sa inyong love life. Hindi pa, dahil ito, alam nyo na meron pa rin pag-asa para sa inyo, para sa lahat